biết mấy lần anh nhìn. Wala, na namalikmat lang yata ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dahan lang, mahal, ha? Huwag ka lang masyadong malungkot. Gusto mo, mamasyal muna tayo. Manood tayo ng sine. Kumain tayo sa labas. O kaya, bingo! Mag-bingo tayo. Okay lang ako, mahal. Pag-aaralan ko na lang yung mga recipe ni Nay Becca. Para, kunyari, kasama pa natin siya. Huwag ka lang malungkot, ha? Pag nagbago isip mo, sabihin mo lang sa akin, ha? Tay. Bakit? Bakit, Bunso? Nailibing na si Lola Becca. Wala na tayong excuse para ipagpaliban tong usapan na to. Kailan mo babalak sabihin kay Nanay? Sa lalong madaling panahon, anak, tsumitsyempo lang ako sa nanay mo. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo ng ate mo. Ha? Anong sasabihin pa natin kay ate? Oo. Gusto ko nandoon kayo kapag ibabalita ako na yung kay Evelyn. Eh, kilala nyo naman yung nanay ninyo. Baka ihampas na naman ako nung sa aparador o kaya maglulupasay sa sahig. Baka hindi pa niya matanggap si Manny. Manny? Oo, anak. Manny. Manny yung pangalan ng kuya ninyo. 2 taon ang tanda niya sa ate mo. Pinanganak sa London, tapos doon na siya lumaki. Abogado siya. Huh? Abogado? Oh, bigatin yun, ah. Tay, kamukha mo ba? Oo, anak. Mas kamukha ka niya kaysa kamukha ko kayo. Bunso, huwag ka na magtampo, ha? Pero... Oo eh. Kamukhang-kamukha ako siya. Yes! Mas guwapo ako dun. Eh, hindi. Tay, ano? Kasi, dun din naman pupunta yung lahat. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tama. Dapat hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Kaya ikaw ang magsasabi sa ate mo, ha? Tama, tama. Becca, ba't ako? Tay! Arlon. Huwag mong kalimutan kumuha ng extra copies ng death certificate ni Lola Becca. Kakailanganin niyo yun sa bangko, sa ibang properties niya, sa benefits. Basta magtago ka lang, ha? Okay, okay. Tapos nag-iwan ako ng grocery list kay Sheila para makakain kayo. Kumain ka, ha, kayong dalawa. Alam mo naman na food is life ang motto ni Lola Becca. Hindi pwedeng mangayayat kayong dalawa ni Sheila, okay? At hindi siya pumapayag na isa lang ang potahe. Mm-mm. At dapat magka-match. At may dessert. May dessert. Uy, okay ka lang. Gusto mo, samahan mo na kita. Hindi dapat. Okay lang. Papunta na rin naman si Leia. Tsaka pagod ka na rin. Pahinga ka na. Sige. Pat, maraming salamat, ha, sa mga pagtulong mo sa akin. Kahit naman na hindi mo na
obligasyon gawin yun, pero ginagawa mo pa rin. Ba, sino pa bang magdadama yan kung hindi tayo lang? Salamat. Marlon! Okay ka lang? Kanina ka pa walang kibo. Okay naman. Pagod lang siguro. Pagod o iniisip mo si Marlon? Ha? Huh? You're worried about him? Oo naman. Especially since you still love him? Harold, hindi. Pati, hindi mo naman kailangan mag-deny. Obvious naman. With the way you look at him. Paano? Gusto mo makita? Ang OA mo, hindi. Hindi ganyan. O sige, paano mo nalang tingnan si Leia? Talaga? Mm. Fake news yan. Hindi ganun. Walang ganung nangyayari sa akin. Gusto mo bang pag-usapan yan? Okay lang. I can handle it. You've had a long day. Eto, inumin mo muna tong tsaan ginawa ko para sa'yo. It's chamomile. That will help you relax. Salamat. Anyways, kailangan mo bang ng tulong para sa grocery? Pwede ko naman isabay kay... Okay na. Nakausap na ni Pati si Melba. I see. Grabe pala yung relationship ni Patty, no? It's unusual. I mean, to be friends with your ex. What I'm trying to say is, it takes a great deal of maturity. Ironic, no? Bakit? Wala. Kasi dati sinasabi nila kaya kami nagkahiwalay dahil immature kami. Baka nga, pero ngayon na pareho na kayong mature, naisip mo bang magkabalikan kayo? I'm sorry, alam ko naman mali yung timing na yun. I don't mean to talk about that. I'm just trying to distract you from thinking about Lola Becca. I'm sorry. Man, sige, pwede kong sabihin siguro na may feelings pa din ako kay Marlon hanggang ngayon. Kasi siyempre, di ba, hindi naman yun mawawala kagad. Iba yung pinagsamahan namin. Magiging parte na talaga kami ng buhay ng isa't isa. Lalong-lalo na ngayon dahil meron kaming Robin. Kaya ganun, kaya komplikado.
Ano? Can I handle it pa, ganun? Of course. Naiintindihan ko. I mean, compared to us, siyempre, mas marami kayong shared memories, Patty. Pero someday, if and when you decide to open up your heart to me, lahat ng mga gagawin nating alaala, puro masasaya lang. Kakaiba ang kabaong ko. Pink! Tawagin tatay ko. Wait lang, ha? Tay? Po? Sa bahay lang po. Bakit po? Nasa bahay lang po. Lili. Tama na yan. Ayun nilulan ng ganyan, pati tuloy pa may napiktuhan eh. Ganyan talaga. Guys! So back to regular programming na po tayo bukas. Kuya Lester, dating gawi. Alas 4 na mamalengke ka na po. Ito yung mga bibilhin ha. Kuya Chito, Ate Malu, alas 5 ng umaga, nagluluto na po kayo. Nagsa-start na po magluto, bawal pong malate. Ate Girly, paki-assist po sila lahat kasi wala pa po tayong nakukuha na bagong pampalit. Hello po! May nakikinig po ba sa akin? Nakakalungkot naman kasi Sheila eh. Wala na si Lola Becca. Oo nga. Sinunod ko naman yung mga luto ni Lola Becca pero iba pa rin pag nandito siya. Alam niyo ba kung anong sasabihin ni Lola sa inyo pag naririnig niya po kayo ngayon? Ito ang sasabihin niya. So ano? Eh, pasarado na natin ang negosyo ko. Yung mga suki natin sa kapitbahay, yung mga suki natin sa car wash, o papalayasin na natin lahat. Si Ato, napatay gutom, o bahala na yan sila lahat. O kayo, paano kayo? Maghahanap na naman kayo ng bagong trabaho. Uunahin niyo pa ang pag-e-emote-emote sa pagkawala ko kaysa sarili niyong pamilya. Ha? Oo, naiintindihan ko naman. Kamismis talaga ako. Eh, pero masaya na ako dito sa langit. Masaya na ako dito. Kaya kayong natitira dito, tuloy ang pakikipagbaka sa buhay. Dapat, fight, fight, fight! Oo nga, tama si Lola Becca. Este si Sheila pala. Fight, fight, fight! Oh, fight, fight, fight! Oh, teka, teka, anong Sheila? Si Lola Becca ito? Oh, ano? Ano? Parang ang hina. Fight, fight, fight! Oh, yun ang gusto fight, ni Lola. Fight, fight, fight! Yan ang gusto ni Lola. Tama! I really sawana with this kind of food. I really, really think that we need to look for a job na. Nag-give up ka na kay Robin? Eh, ano pa ba kasing kailangan natin gawin? Yung last naman na naisip mo, palpak. And you try until you die? What? I mean, until we succeed. Try until we succeed. Oh my gosh.
Don't tell me may naisip ka na naman bagong pakana. Hon, huwag kang mag-alala. Trust me, this time, magtatagumpay tayo. Marirevoke natin ang guardianship ni Patty. Tayo na ang magiging guardians ni Robin. Pasensya ka na. Si tatay kasi gusto makipagkita ng maaga bukas. Okay lang, Pat. Tungkol pala dun sa naudlot na moment kanina. What about it? To be continued. Now? Ano, someday. Bye, Pat. Bye. Alam mo ah, dapat mag-alarm ako. Kailangan gising na ako pagdating ni na Kuya Lester. Kasi si Lola, isa-isa niyang chine-check yung ingredients niya pagluto niya. Okay. Kamusta na pala si Lola Marshall? Ayun. He's really sad. Once in a while, chine-check niyang selfie nila ni Lola Becca. Kanina nga, inaya ako mag-walking. Ayaw naman niya. Naku, Zeki, pilitin mo ha. Huwag mo hayaan ma-depress siya. Baka maapektuhan yung kalusugan niya. I will. Nagayahin ko yung ginawa mo kanina. I'll talk to him na parang ako si Lola Becca. Marunong ka nun? Maybe. Gawin mo na lang ako ng script. Sige, sige. I'm glad to see you medyo okay now, Sheila. Akala ko nagkukunwari ka lang na perky sa chat, pero you're really strong. Oo naman. Yun ang gusto ni Lola eh. Dapat happy-happy lang. Happy-happy lang. Hoy! Tama na yung pag-emote mo, Sheila. Pwede ba? Ano yun? Si Lola Becca ba yun? Oo, bakit? Parang gruhay. Paano ba dapat? Ang galing ko kaya dun. Ulitin mo, parang... Ay, ikaw na lang, ikaw na. Robin, Yaya Lena muna maghahatid sa'yo, ha? Kasi baka hindi pa makapunta yung tatay mo, eh. Okay po, nanay. Okay po. Good morning! Tatay! Marlon, ano nagawa mo dito? Ano pa? Eh di maghahatid kay Robin. Yay! Uy, Marlon, okay lang kung hindi mo pa kaya, ha? Pat, ano ka ba? Okay lang ako. Hindi naman ako magmumukmuk araw-araw. Walang kailangan magbago. Ano, breakfast tayo? Tagal na rin natin hindi nagkasalo-salo, eh. Ay, may lakad ako, eh. Si tatay kasi nag-aaya na lumabas kasama si Bunso. Eh di, papunday mo lang dito. Hindi, kasi parang may importanteng sasabihin. Tungkol saan? Actually, hindi ko alam. Pero para siyang seryoso. I-update na lang din. Update na lang kita. Sige, update mo ako, ha? Tara. Nak. Ay, tawa ka lang, Diyos, Nak. Ano,
So, bakit may nalalaman pa kayong mga coffee shop? Anong trip niyong dalawa, ha? Ay, di, anak. Kasi alam mo, naramdaman ko kasi na bihira lang kitang binoblowout sa ganitong lugar. Kaya dinala kita dito. Ay, ito nga pala para sa'yo lahat. Ayan. Eh. Nahilig ka sa tsokolate, di ba? Ayan, sa'yo yan. Tay, anong meron? Ano tong ginawa mo? Kinakabahan ako, ikaw ba nakisosyo ka na naman kay Mang Roger? Hindi, anak. Hindi ako nakisosyo kay Roger. Meron ka bang tinatagong sakit? Diabetes? Tay, sakit sa puso? Tay, baka naman cancer? Hindi, ate. Ay, ano? Wala akong cancer, anak. Kinakabahan ako eh. Ano ba yun? Sige, ikikwento ko sa'yo mula sa umpisa, ha, anak. Ganito kasi yun. Nung nakaraang buwan, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kaibigan namin ni Roger, si Barang. Si Barang, kababata namin siya. Nakatira na siya sa London ngayon. Isipin yung mga nangyari sa'yo nung kabataan, ano, anak? Ede, ayun na nga. Napunta na kami sa bailehan. Baile kasi yung tawag nung kabataan ko. Nangyayari lang yung baile tuwing may mga piyesta-piyesta, anak. Tay, alam na ni ate kung ano yung baile. Bilis na. Ayun na nga. Doon sa bailehan nga, doon na kami nagkakilala ni Barang. Tay, sino ulit si Barang? Ganito kasi yun, anak. Nung isang buwan, nakatanggap ako ng imbitasyon mula kay Roger. Galing doon sa kababata namin, si Barang. Si Barang, kaibigan namin yun nung bata pa kami. Sa London na siya nakatira ngayon. Ate! Si tatay may anak sa labas!